Meron pong isang kasabihan, it never rains in my life, but it pours. Hindi lang daw umuulan, kundi bumubuhos pagka dumarating. At ito po ay karamihan na binabanggit ng mga nakakaranas ng napakaraming mga sabay-sabay, kung minsan na tinatawag na dagok sa buhay. Maraming hirap, maraming pasanin, maraming mga sakit sa buhay. At marami po mga tao, pagod na ang treatment nila sa kanilang buhay, parang isa na lamang na walang katapusang hirap. Kung tayo man yon, ay ano po ba ang mensahe sa atin ng Panginoon? At kung hindi tayo, paano tayo makapag-minister sa mga kapwa natin na ganito ang kalagayan sa buhay? Pagod ang isip, pagod ang puso, pagod ang katawan. Ang atin pong mensahe, nakakapagod ang buhay. Yan ba ang attitude natin kumisan o nararamdaman o complaint ng maraming nasa paligid sa atin? Patuloy kaming lumalapit sa iyo, aming Ama. Humihingi kami ng pusong magiging matabang taniman na iyong salita. Kayo lang naman na aming dinudulugan at nalalapitan, at kayo ang aming magulang. Kami po ang tunay na pwede naming lapitan anumang panahon. Kami man yung nagkamali o kami yung pinagkamalian, kami man ang nagkasala o kami, Panginoon, yung naagrabyado, kayo pa rin ang aming lalapitan. Kayo pa rin ang aming kailangan. Humihingi kami, Panginoon, ng patuloy na paglilinis niyo. Nawa ay inyo po, Panginoong, hugasan namin mga kasalanan. Do not count our sins against the blessing that may be received by people through us. At kami, Panginoon, ay marapatin mo di man dapat na maging daluyan na iyong pagpapala. Cleanse us. Kami, Panginoon, ay nagtukubli sa iyong likuran. Kayo po ang makita, kayo ang marinig. Ang kabutihan niyo po ang siyang mahayag sa aming lahat. Maging tagapagsalita namin kayo, Panginoon, hindi po ang aming kapwa lamang. At nawa ang bawat maririnig namin magmula sa inyo. Panginoon, use your servant only as your footstool. Lift up only yourself and let the message come only from you. We reject and rebuke all presence of evil in Jesus' mighty name. And we dedicate ourselves to listening to your words, to pondering your wisdom, Lord. And may your wisdom flow in us and through us. Lift us up, set us free. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito po ang ating mga reklamo sa buhay. Kuminsan, nakakapagod ng mabuhay. Marami kang mariringgang ganyan, lalo yung sunod-sunod ang mga problema. Ano po ba ang ating pag-uusapan ngayon? 5 complaints of man and 5 answers of God. Yan po ang ating mahalagang tingnan ngayon. 5 reklamo, bagamat marami yan, pero 5 lang ang pag-uusapan natin ngayon. People say, I'm too tired. Pagod na ako. I'm too tired of work, of burdens. I'm too tired of heartaches and difficulties, of pain and sorrow, of frustrations and rejection, of want or poverty. I'm too tired of sickness. Pagod na akong mahirapan, lagi na lang kapusin, etc., etc. But you know what God or what the Bible says? Ang sagot niya sa I am too tired, I will give you rest. Pangako naman niya ng Panginoon eh, Matthew 11, 28-30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan ang pangako ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagod, kayo mga nabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. At sabi niya, isuot niyo ang aking pamatok. Alam niyo po yung pamatok na isinusuot sa batok ng mga kabayo, ng mga baka, ng mga kalabaw para hilahin nila yung kung anumang dapat nilang hilahin. At sa Israel, uso po yung pamatok na doble. Kaya kung isang doble, 2 baka yung magkasabay na naghihila ng araro, 2 baka yung mayroong ginagawa. Kaya siya yung isa at sabi niya, isuot niyo ang aking pamatok sa inyong batok. In other words, ako ang inyong magiging kapartner. Napapagod kayo kasi sinosolo nyo. Napapagod kayo kasi sinasarili nyo ang inyong mga problema, ang inyong mga kabigatan. Sabi niya, narito ako. Bakit ako narito pa? Ako ang inyong kapartner sa buhay. Napapagod kayo kasi nakikipartner kayo sa tao lang eh. Makikipag-business partner kayo ng sa mga nagwa 1, 2, 3. Makikipag-ibigan kayo sa hindi naman kayo iniibig. Makikipag-mabutihan kayo sa hindi naman mabuti sa inyo. Umaasa kayo sa hindi nyo naman maaasahan.
ipinapako nyo ang tuon nyo sa hindi naman pwedeng pagpakuan dahil lagi silang wala. Sabi niya, take my yoke upon you. Learn from me. Sabi niya, ganon. I am humble. I am gentle. I am kind. And my yoke is easy. Bakit daw pumadali ang gawain at ang pamasok ng Panginoon? Eh, kasi siya naman yung kumano. Siya naman ang may kaya. Hindi naman natin kaya. Kala niyo ba yung mga tungkol natin, sila talaga yung magpapagaling sa atin? Hindi ka instrument sila. Kala niyo ba yung mga tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin kung isa ng pera na tulong? Sila talaga pinagkumulan. Wala naman sila nung magpinanganap sa namin. Dala ba silang ganun? Wala rin. Sa Panginoon din galing. Dumadaan din sa kanila lamang. Minsan bumibigat ang mga suliran niya. Amen. Bumibigat ang buhay. Kasi nalilimutan natin na meron tayo dapat tulungan. At yun ay ang Panginoon. And remember, rest is not absence of work or absence of burden, but the presence of the Lord, our helper. Sabi niya, take my yoke upon you. Hindi niya sinabi, oh, wala ka nang dadalhin. Bahala ka na sa buhay mo, wala ka nang dalhin. Sabi, hindi. Pero tutulungan kita. Halika tayo ang magkatulong dyan. At ayon po sa mga pag-aaral ng sa kulturang Pilipino, ang isa sa mga pinakamatayog na layunin ng maraming-maraming kababayan natin ay kaginhawaan. At yan ang pangako ng Panginoon, rest. Rest for the body. Gustong-gusto nga niya, pati katawan natin nagpapahinga, kaya inuutusan yung mga amo, yung mga may kapangyarihan na dapat merong rest day, merong sabak ang inyong mga workers. Rest for the soul, rest for the spirit. Kung paano po, inis na ako, galit na ako sa mga may atraso sa akin. Alam niyo po, ang itinuturo ng Panginoon ang paraan na magpapahinga dyan, magpatawad. Patawad ka na lang, hinapahinga ka. Kasi kaya hindi ka pa napapahinga, hindi ka pa nagpapatawad. Kasi po yung pagpapatawad, one way. Hindi nyo kailangan ng consent nila, hindi nyo kailangan ng pagbayag nila o cooperation nila. It's all in your heart. So if you give it, tapos na. Napahinga na kayo. Kaya yung mga kumisan, may isang mapatayan ng loob, galit pa tayo sa ating kapwa. Kasi, ang totoo nun, hindi pa lang kasi tayo nagpapatawad. So hindi sila sisisihin natin. At talaga ilalagay nyo sa kapwa ang inyong ikabubuti. Eh sa dami ng masama sa mundo, di kung hindi kayo marunong magpatawad, lugi kayo, lagi kayong nagalit. Kaya, daladala nyo sa inyong kamay ang susi ng inyong kapayapaan. Magpatawad. Hindi nyo kailangan ng cooperation ng mga masasama sa paligid, yung mga nagkakamali. On your own, you can do it by yourself. Gusto nyo ay mahirap magpatawad? Totoo, pero mas mahirap din ang hindi magpatawad eh. Mahirap din lang pareho. Patawad ka na, napahinga ka pa. In forgetting, we have to learn to forget. Kaya sabi sa Bible, love keeps no record of wrongs. When we keep records of wrongs, we don't get rested. Ngayon mga halimbawa, sabi nyo, hindi, napatawad na kita, pero galit ka pa rin dito sa puso mo. Eh, hindi ka pa totoo nagpapatawad. Baka it's a delusion. It is a lie. Rest. Kung pagod na kayo, God promises rest. Kaya kung minsan, kahit yung mga tao na hyperactive, eh, nagkakaroon na tuloy ng sakit para mapahiga ang katawan, maubligang magpahinga. Kasi talagang pahinga ang kailangan ng ating sistema, katawan, puso, isip. Kung may mga napapagod na, hindi ninyo kapartner ng Diyos kung sobrang halimbawa. Kasi kung kapartner natin siya, meron tayo na pagsusumbungan, nadadayungan, nasasabihan, may nagbibigay sa atin ng pahinga, ng comfort, ng inspiration, ng strength. That's why the Lord says, I am just here, a prayer. Ano ba po ang ibang reklamo ng mga taong napapagod sa buhay? I'm tired of serving. I'm tired of serving my relatives, my friends, my amo. I'm tired of serving everybody around me. Pagod na ako. Wala nang ginawa mga tao kundi pagod ako. Alam niyo po ang sagot ng Panginoon dyan? Pagod ka na in serving people? Serve me. Colossians 3:23-24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sabihin natin, ibig mo sabihin, yung nag-aalaga ako ng nanay ko na pagkasungit-sungit, naalagaan mo na pinapagalitan ko pa, I'm serving the Lord, yes. Kasi ang sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of these, you do. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, mahal niya ang lahat ng tao, sino mang naglilingkod sa mga tao na yon ay parang ang Panginoon rin ang pinaglilingkuran. At sino man ang sumasakit sa mga taong iyon, ang gumagawa ng masama sa kanila, ang Panginoon din ang ginagawa ng masama. Kasi ang Panginoon ang magulang nating lahat. Iba't pag may anak kayo, may gumawa ng mabuti sa kanila, parang kayo na rin ang ginagawa ng mabuti.
Pero pag ginawa sila ng masama yung anak natin, tayo ang unang-unang nagdaramdam. So ganun ang Panginoon. At lalong-lalo na kung sa ministry, nagsaserve ka, inis na inis ka namin sa asheret, sa mga matitigas ang ulo ng mga members ng church na ayaw sumunod. Naiinis ka na ang choir director sa mga choir members mong hindi makarating lalik ng oras. Nayayabot ka na sa sinaservant mo and everything. Sabi ni Lord, napapagod ka kasi you think that you are serving people eh. Pero i-consider mo anak that you are serving me. In other words, ina-appreciate kong ginagawa mo. Ang dami pong tao pagod kasi ang ating Diyos kapwa-tao. Pag na-inlove talaga namang nabaliw na ng gusto, yun na lamang object ng kanyang love ang lahat-lahat. Kaya tuloy pag umalis ay baliw na baliw ang iniwan. Paano? They are only serving people. Pagkatapos, pagka hindi ka in-appreciate, hindi ka tinawan ng utang na loob, galit na galit ka naman. Sabi ko, serve me. Serve the people around you in God's name and serve the people around you for God's pleasure. Think, consider, and know that you are serving the Lord whenever you serve people. And you will be refreshed. Nakaka-refresh yan. Huwag tayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan out of people around us. Kailangan isa lang yung Diyos. Sobra kasi naman yung iba, pagka na-inlove, nahulog ang loob, pagka nahulog ang loob nila sa ganitong nobyo at nobya, sobra yun na ang Diyos. Have you heard, sir? You shall have no other gods before me. Pinag-utos niya. Kaya kayo masyadong nasabing gastado na yung damdamin ninyo. Kasi sobra nyo lang ibinibigay sa kapwa na pagtataksi lang kayo, hindi kayo na-appreciate, kawawa tuloy kayo. Hindi ko ang Panginoon ba naman ang inuunan ninyo. Mga tao, pangalawa lang, pangatlong play sa ating heart. Hindi umalis man at dumating sila, steady lang yung buhay natin. Because our center remains. And it doesn't go away. Because our center is God. Pero naman maririnig mo, I'm tired of doing good. Pagod na pagod na rin ako sa paggawa ng mabuti. At ang sagot sa ating ng Panginoon sa Biblia, do not stop. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Pero nagtanim na po ako, wala pa rin akong inaani. Hinukay-hukay ko na, pinertilize ko na, dinidilig-dilig ko na, ayoko na, bubunutin ko na to. Ayun pala, bukas mamubunga na, nainip ka naman. Sabi, do not become weary in doing good. At the proper time, you will reap a harvest if you do not give up. At nakakapagod gumawa talaga ng mabuti, pero nakakapagod din naman gumawa ng masama. So pareho rin din yung nakakapagod. Mapagod ka na sa paggawa ng mabuti, kakampi mo pa ang Diyos. And maybe what you should do, if this is your case, brother or sister, is face yourself. Do not give up doing good. At kahit kailan, huwag pagsisisihan ang paggawa ng mabuti. Huwag pagsisisihan na nasa paligid ka. Sa pangreklamo ng marami sa atin, lugi ako sa pagiging mabuti sa parents ko. Ay, ang daming nagreklamo. Ang nanay ko, hirap na hirap ako para akong kabayo katatrabaho. Tapos, hutot ng hutot sa akin, ibinibigay sa kapatid kong ate ko. Binibigay sa kapatid kong lasenko. Nung araw, pare-pareho lang kami naghihirap sa buhay. Nag-working student pa ako para makatapos. Yung mga kapatid ko, ang aagang nag-asawa, humarurot ng pag-alembong. Pagkatapos ngayon, akong papaalan sa mga pamangkin ko. Ang daming ganyan. Di ba mga istorya ng Pinoy? Lugi na ako sa pagiging mabuti sa parents, sa kasusunod, sa katutulong, sa kabibigay. Alam niyo sabi ng Bible, tubo ka. Tubo ka, kapatid. Ephesians 6:2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Yan daw ang premyo ng Diyos sa mabubuting anak. So hindi tayo magsisisi na mabuti ako, sunod-sunod ako sa magulang ko, pag umiyak na ng konti, laglag na ang 1,000 ko. Bawat patak ng luha, ang 3 personas ay lumalabas sa akin pitaka. Sabi, iyang marunong magparangal sa kanilang magulang. Ano man paraan ng pagpaparangal yon, sabi, bibiyayaan kayo ng mahaba at masayang buhay. Hindi lang mahabang buhay na ang hirap naman, kundi saya. Kaya kasabihan niya ni, ang mabubuting anak ay merong mga magagandang kinabukasan. Eh, hindi naman yan pang-uto ng ating mga kasabihan. Ang Biblia mismo ang may sabi. Kaya hindi rin yan pagsisisihan. Isa pang nakakapagod,
Sasabihin ng iba, nakakapagod mabuhay. Nakakapagod ang buhay. Kaya meron nga na tumatalo na sa tulay. Diba? Nung nahulog sa ilog, hindi naman namatay sa lunod, namatay sa pollution. Diba, namatay pa rin. Pinakakapagod ng mabuhay, pero ang pangako pa rin, it's very related to what we've been saying all along, you will have rest. May kapahingahan. Hebrews 4, 1 and 9, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Mapagod man tayo dito sa lupa, gano'ng kahaba ba ang buhay? 70 years, 80, 90, 100 years? Pero yung eternity in the presence of the Lord is forever and ever and ever. Kasi sabi, napapagod man kayo dito, may inaasahan naman kayong kapahingahan. At hindi naman yun eh. Sabi, every week nga, binibigyan ko kayo ng Sabbath, one Sabbath every 6 days, broken by a 7th day of rest. Pagkatapos eh, binibigyan ko pa kayo ng kapahingahan, which is psychological, which is emotional, which is spiritual. At kung hindi pa kayo kontento dyan, asahan ninyo yung pahinga na naghihintay sa mga anak ng Diyos. May rest here, merong rest there. Brothers and sisters, life is a gift to be enjoyed, not a curse to end. Life is a gift to be enjoyed, not work to do. And definitely, it is not a problem to solve. Regalo ng Diyos ang buhay. Kaya dapat nagpapasalamat tayo, may buhay. Habang may buhay, may pag-asa ang tao. Hindi nyo alam ang maaaring mangyari. Huwag tatawaran ang magagawa ng Diyos. Ang mahalaga, kapartner natin siya at kasama sa lahat ng ating ginagawa. Hindi lang kapartner sa paglutas sa mga problema natin, kundi kapartner sa paggagawa ng ating mga desisyon. Maraming mga tao sobrang napapahamak kasi hindi kasama ang Diyos pag nagde-decide, mag-isa. Tapos pagka sumabit na, nalagay na sa gulo, kasama na ang Diyos. Doon na ngayon hahanapin ang Diyos at doon na ngayon tatawagin ang Diyos. Kailangan decision making pa lang, kasama na siya. Kailangan nag-iisip pa lang tayo kung saan gadali ng ating pera, anong bibilhin natin, kanino tayo makikipag-partnership. Kasama na agad ang Diyos. Prayerful na tayo. Bagamat willing naman ang Lord na samahan tayong umahon sa mga nakakahulugan nating pusali, siguro naman kung kasama natin siya sa ating paglalakad, hindi tayo mahuhulog sa mga pusaling yon. Kaya partnership with God is very important. Many people are deceived into feeling and thinking that they are weak or alone or helpless or hopeless because they don't know God's words. Because they don't know God's answers to their questions and to their complaints. John 10:10, the Lord says, I have come that they may have life and have it to the full. Ang kalooban ng Diyos, ang gusto niya, ang buhay natin, punong-puno, maganda, mahusay, makulay. So sabihin niyo, paano naman ako sasaya kung mahirap ako, wala akong masyadong pera? Sa palagay niyo ba, lahat ng may pera, masaya? Then, paano naman ako sasaya ay meron akong kapansanan sa aking katawan? Sa palagay nyo ba yung lahat ng walang kapansanan, masaya? Yung paano naman ako sasaya, wala akong kabiyak sa buhay? Sa palagay nyo ba lahat ng may asawa, masaya? Paano naman ako sasaya, wala akong US visa? Sa palagay nyo ba lahat ng may visa, masaya? Ang sinasabi ko lang dito mga kapatid, yung kasiyahan is not a matter of your station in life, it's a matter of attitude. Kung ano yung attitude mo? Pwede kang sumaya, pwede kang lumungkot. Kailangan yung attitude natin laging nakababad sa salita ng Diyos, na lagi tayong positive yung tinitingnan natin sa buhay. Kasi sabi sa Bible, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. So may pagpapala ang Diyos, walang swerte-swerte, malas-malas. Alam ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Kung pinapayagan niya na hindi tayo umunlad sa negosyo, may dahilan. Kung pinapayagan niyang umunlad tayo, may dahilan din. Pinapayagan niyang makamit natin ang gusto natin, may dahilan ng Diyos. At kung hindi siya nagbibigay ng hinihingi natin, may dahilan pa rin siya. At lahat ng dahilan niya ay tama. Kaya dapat nakikita natin yon. Ano ang tama sa pagkakaroon ko ng sakit? Anong tama sa pagbagsak ko sa board exam? Ano ang tama sa pagkakasunog ng aming bahay? Itanong niyo sa Diyos sapagkat siya may sagot. Pero hindi pwedeng magkamali ang Diyos. At ang taong hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang mga taong malulungkot. Pero yung taong mga sang-ayon, sa tingin ng lahat, parang kawawa naman to, kung ano-ano nangyari, sasabihin pa rin niya, praise God, hallelujah, God is in control, God is my maker, God is my partner.
naratay na sa banig ng karamdaman, eh, sasabihin pa niya, purihin ang Diyos, dahil kung hindi pa ako naratay dito, hindi ako matututong magdasal ng mahaba. Purihin ang Diyos, kung hindi pa ako nalugi, hindi ako naging mapapalapit sa Diyos, kung hindi pa ako iniwan ng nobyo ko, hindi ako matututong mag-Bible study. Abay, maraming dapat purihin sa Diyos. Pero yung mga tao, reklamo ng reklamo, kahit marami ng blessings ang dumarating, hindi pa rin nila nakikita kasi binubulag sila ng mga reklamo. It's a matter of attitude. Mga kapatid, kung malungkot kayo sa buhay, 95% ng dahilan, maaaring kayo rin. Pananaw natin sa buhay. Matthew 22 verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Maraming pagkakamali tayo sapagkat di natin kilala ang Diyos, di natin alam ang kanyang salita, at hindi natin ipinapamuhay ang kanyang katuruan. Ano ang solusyon kung nabibigatan sa buhay? Knowledge of scripture, knowledge of God, because it will set us free from all the lies that Satan likes us to believe in. Satan is a liar and he is the father of lies. At ang isa sa mga kasinungalingan na yan, ang buhay ay nakakapagod. Dapat wakasan, dapat takasan. Kaya anong ginagawa nung iba? Iinom ng isang katerbang sleeping pills. Meron lang tamang oras ng tulog at may tamang oras na gising tayo para ma-appreciate natin ang araw, ang buwan, ang buhay, tapos tutulugin mo lang. Lalasingin mo ang iyong utak para hindi mo malaman ang nangyayari sa planeta. Babangagin mo ang iyong utak, magda-drugs ka para tatlong araw kang gising, tapos biglang tatlong araw kang tulog. Hindi tayo kasabay sa rhythm ng mundo na nilikha ng Panginoon. Marami, hindi nila na-appreciate ang pang-araw-araw na buhay na ibinibigay ng Panginoon kasi tinatakasan. Umagang-umaga pa lang naglalasing na para malasing na ang utak. Tinatakasan ang mundo. Life is not a prison to escape from. It is a garden to enjoy. But you've got to open your eyes to the beauty of life. Kahit pa nga, marami tayo mga pangangailangan, kumisang hindi natutugon. At kung ganun nga ang nangyayari, dapat pa rin tayo magtanong, bakit ang hirap-hirap ko? Gusto ba ako ng Diyos na maging mahirap? Ano ang mali sa ginagawa ko, sa pamantayan ko sa buhay, sa estilo ko sa buhay? Bakit puro na lang hirap? Kasi alangan namang nilikha ako ng Diyos para paghirapin. It is important to know God. At sa Isaiah 8:19, "Should not a people inquire of their God?" Meron tayong tanong, lumapit sa Diyos. Meron tayong mga duda, sa Diyos tayo magtapat. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Kanya tayo humingi ng mga kasagutan. May layunin, may misyon, may ganda ang buhay. Huwag nating payagan na yung kapangitan na ugali ng ating kapwa ay magtakip sa ating mata para mabulag tayo sa ganda ng buhay. When people live together, some will smile and some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can. Take people as you find them. At huwag niyong gawin ang buhay niyo na reformatory institution ng planeta na lahat ng tao sa paligid gusto niyong baguhin. Ang una muna ay magpabago tayo sa Diyos, baguhin natin ating sarili sa tulong ng Diyos, at kung magkakaroon tayo ng positive influence sa ating kapwa, mabuti. Pero higit lalong sumasaya tayo kung ang pinag-aaralan natin is to accept people rather than to change them. Because to change people, you have to change what? How many billion people on the planet? How many people around us must you change? And then look around you, face the mirror and say, eh, ang sarili ko ba? Nabago ko na talaga. Kung hindi pa, paano nyo naman aambisyoning baguhin ang inyong kapaligiran at ang inyong kapwa? Kaya yung marunong tumanggap sa kapwa, yun ang sumasaya. Yung bang, talagang ganyan na nga yung nanay ko, kung magbabago, mabuti, kung hindi, eh, andyan na yan, appreciate na lang kung ano yung mabuti. Ganyan na talaga yung asawa ko, ganyan na talaga yung kapitbahay ko, yung biyanan ko, sige, tanggapin na lang. Kasi kung lagi ka na lang magre-reklamo to kasi hindi niya ikinasusunod sa kagustuhan mo, hindi ka mauubusan, kapatid, ng ire-reklamo sa buhay. Kaya yung marunong magpatawad at marunong tumanggap sa kapwa, yun ang mga taong gumagaan ang dibdib. Yun ang gumagaan ang buhay. Sapagkat kung susuriin, ang pinakamabibigat na dala ng tao ay yung unhappiness about other people around them, hindi nila ma-accept, at yung
dalawa lang na yun ang tanggalin nyo sa inyong buhay. Nagaan. At yung biglang black and white yung buhay, magiging ay color pa lang. Makakakita ka ng kagandahan sa sunrise and sa sunset. Ma-appreciate mo ang ulan. Baka nga pati baha, magandahan ka na rin. You know, walang imposible sa mga tao na ang puso ay malapit sa Diyos. Do not expect too much. Do not. You will only bound to be disappointed. And do not depend on others for your well-being, for your happiness, and for your security. Yung kantang learning to love yourself is the greatest love of all. Merong kahit malang konting katotohanan. Na kailangan marunong kang mahalin ang iyong sarili. Huwag mong iasa sa iba na mahalin ka. Nagtatampo ka, hindi ka inaabutan ng kape, magtimpla ka. Nagtatampo ka, hindi ka pinadala ng bulaklak, bumili ka ng bulaklak at ibigay mo sa sarili mo. Treat yourself well. Kaya yung mga iba matatampuhin kasi inaasahan nila maaalala ng iba birthday nila, eh hindi nila naalala. Text ka ng sarili mo, kaya dapat dalawa ang cellphone nyo. Text ka ng text sa sarili mo, hello, I miss you, kumusta ka na? Be good to yourself. Yung iba, o bakit ganyan ang itsura mo? Kasi hindi man lang ako na bati nung crush ko. Hindi ba tingin mong sarili mo? Alam nyo yung tao, pag inaasa nyo sa iba ang inyong kaligayahan, lulungkot lang kayo. Lulungkot lang kayo. Kaya, mahalin ang sarili. Hindi yun masama. Kasi pag hindi nyo minahal ang sarili nyo, paano kayo magmamahal ng iba? You cannot give what you do not have. So, mahalin ang sarili. Be good to yourself. Yung iba kaya ayun, o bakit ito naglalakad sa tabi ng dagat at gustong tumalon? Kasi yung lifetime savings, ipinakbo ng boyfriend. Kaya bakit mo binigay? Diba? Konti-konti lang, huwag mong ibibigay ang lahat-lahat. Lalo boyfriend mo pala, ano ba? Kaya kawawa naman. Ito, nagpakatipid-tipid, nagpakahirap-hirap, maraming mga magulang. O bakit bigong-bigo? 90 anyos, 85 anyos, puro kapaitan. Sabi pa, paano lahat-lahat ibinigay ko sa anak ko? Lahat-lahat, hindi ako kumain ng masarap. Kami mag-asawa, lahat ibinigay namin, pinag-aral namin sa mahal na school, pinakasal namin na maganda, tapos ayan ngayon, hindi wala kami maalala. Kaya ba't ibinigay lahat? Kasi, mga magulang marunong bigay, dapat mag-enjoy sa sarili. Hindi yung makikita mo sa probinsya, walang kinakain, kundi mga talbos-talbos. Pagdating ng anak, pagka-semestral break, ipinipo na lahat, ibinigay lahat. Hindi masama. But you've got to learn to save for yourself. At lalo kayo, kung mga bago pa lang kayong parents, kumuha kayo ng mga insurance, pag-save kayo, huwag niyong iasa ang pagtanda niyo sa inyong mga anak. Mabuti ng mabuti kung mabuti ang inyong anak. Pero kung minsan nga, 10 anak, wala lahat. Sa abroad din lahat, wala ka rin kasama sa buhay. Kung minsan naman, ang mabuti ng anak mo, eh naman mga impacting ang iyong mga manugang. Paano na? Siyempre, mai-influence yan, honey. Hindi ka na naalala ng anak mo dahil kay honey. Kaya dapat nagtitira sa sarili. Huwag niyong ibibigay lahat. Huwag niyong iaasa sa iba ang inyong kakanin o hihinga o hihigan. Dahil pag hindi kayo inalala, paano di kawawa kayo? Sabi nung kanta, learning to love yourself is the greatest. Greatest siguro in terms of ito ang pinakadakila, kundi it is the priority muna. Unahin niyo yung sarili. Diba kahit sa aeroplano, kung sasakay kayo, sasabihin ng mga stewardess, in case na nawala ng oxygen, anong gagawin mo? May malalaglag daw ng mga oxygen mask? Kabitan mo muna ang iyong sarili bago mo kabitan ang kasama mo. Kasi paano mo pakakabitan kung asul ka na? You've got to have life so that you can give life. Do not depend on others too much. Thoughtfulness, be thoughtful of yourself. Be kind to yourself. Not at the expense of being unkind to others. Importante. And then depend on God. Work for God, work with God, whatever your burden is. So ano po ang mga dapat nating isipin? Ano ang mga dapat nating maalala sa mga reklamo? Sinabi ng Panginoon, I'll give you rest. If you're tired of serving people, sabi Lord, serve. If you're tired of doing good, sabi Lord, don't stop. Pagpahinga ka lang ng konti, pinuli mo yan. Lugi ka sa pagmabuti sa magulang, tubo ka. Huwag pagsisi. Papagod mabuhay, sabi, you will find rest. Kung hindi man dito, sa kabilang buhay, meron yan, hindi pwede. Tayo'y narito pa dahil may gagawin pa tayo.
Kasi kung tapos na't wala nang ipapagawa ang Diyos, not one second longer we make you live on earth. Habang narito pa tayo, may kahulugan pa, may buhay pa, may mission pa, at mayroon pang kaligayahan na naghihintay sa atin. Kasi ang Diyos, exact ang kanyang paligayahan. Kung tapos ka na dito, punit ka na, narito pa tayo dahil gusto pa ng Diyos. Hindi tayo dapat mapagod mabuhay. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong mga pagpapaalala. At salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay tunay na pinagmumulan ng kaliwanagan sa aming puso. Nawa, Panginoon, ang aming dalangin kung may mga kapatiran kaming nakikinig ngayon sa iyong salita. Na ganito ang kalagayan, napapagod na sa buhay, kumisan gusto ng sumuko. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang kabanalan ng buhay. That life is sacred because it comes from you. Na maluwalhati namin kayo masamba sa pamamagitan ng pagiging buhay. Na buhay na hindi lamang naman hinahanap nyo yung buhay na nagdarasal, nagpupunta sa church, kundi buhay na natutuwa kaming ma-enjoy ang iyong creation. When we have a cool shower, when we drink a steaming cup of coffee, when we enjoy the breeze, O Lord, when we look at the sunset, when we find the beauty of the stars, that we remember you, that you want us to enjoy. You have surrounded us with so many beautiful things to soothe us, to please us. Nawa, Panginoon, makita namin kayo sa mamunting mga bagay. May we find you, Lord, in the smile of a child, in the small gestures and touch from our friends. Makita namin kayo, Panginoon, sa mga natatanggap naming cards and text messages. Makita namin ang kabutihan ninyo, maging sa mga na-enjoy namin, Panginoon, na hangin from electric fans, from air conditioning, lahat ng mga natural things na ito, Panginoon, you arrange and you rearrange and you enable men to arrange and rearrange for our comfort, for our enjoyment. You are a very thoughtful God. Pag nag-enjoy kami, Panginoon, ng malamig na inumin, ng mainit na pagkain, maalala namin kayo that even temperature comes from you. Pag kami, Panginoon, yung nakakaroon ng fever, maalala namin how you have designed our body to fight foreign matter, Lord, that tries to make us sick. That's why our body responds. Pagka nasusugatan kami, Lord, at nag-aampat yung dugo, Lord. When our blood stops flowing because of the mechanisms that you have given our body, maaalala namin kayo. Pag inaanto kami, Lord, na gusto na namin magpahinga sa